Election na. Final thoughts. If I really think about it, I get anxious. Mm-hmm. But I'm also excited that it's all gonna be finished and, you know. Napupunta ka na sa Gada. Yeah. Diba? Sa beach. Yeah, yeah. I'm excited about that. Sa pagbabalik ng UC. Alas 4:30 ng umaga kami dumating dito sa Bukawi, Bulacan. At itong eksena ng amin na tagpuan. Ang suporta ng halos 4 milyong kapatiran ng Jesus is Lord movement ang pinagmamalaki ni Brother Eddie Villanueva, ang standard bearer ng Bangon Pilipinas. Pero higit na mas mahalaga pa raw dyan ay ang suporta ng kanyang asawa, si Adoracion Jose Villanueva, o mas kilala bilang Sister Dory. Naabutan namin sa kalsada ng Santa Maria, Bulacan ang mga volunteers ng Bangon Pilipinas na namimigay ng mga flyers. Sumasayaw pa ng Eddie Ako jingle habang inaantay ang pagdating ni Sister Dory, ang may bahay ni Presidential Eddie Villanueva. Maya-maya pa, dumating na si Sister Dory kasama ang kanyang mga tropa o mas kilala sa bansag na Cutie da Barkads. Sinuid nila Sister Dory na humigit kumulang isang oras ang Santa Maria Market kasama ng mga volunteers. Sa sigasi ng pagsasayaw, akala mo siya ang tunay na kandidato. Ay, nako! Ang ibang tindera, nagagalit na dahil naistorbo daw ang kanilang pagtitinda. Ano ba yan? Habang ang iba, tuwang-tuwa naman na makita siya. Habang nangangampanya si Sister Dory, bigla na lang nilang nasalubong ang isa pang mga katunggaling nangangampanya. Dumaan ang sasakyan nito sa gilid nila. Si Sister Dory, dead mo lang. At isa pong pagpapatuloy... Sa press ko na ito ng Bangon Pilipinas, iba naman ang aming nausisa sa grupo ni Sister Dory. Sa aming pagtatanong-tanong, nausisa namin na sakala 2,500 pesos pa lang donasyon sa Bangon Pilipinas, ay may libre kang Bangon Pilipinas t-shirt. Ipinanganak sa bayan ng Bukawi, Bulacan, si Sister Dory. Ang kanyang pamilya ay may-ari ng isang restaurant, pero hindi daw siya marunong magluto. Kilalang relihiyosa, ang nooy, dalagang Bulakenya. Nagtapos ng kursong education noong 1966 sa National Teachers College. Nagkaroon pa ng doctorate degree in theology mula sa Promise Christian University sa Los Angeles, California. 1978 nang itatag na mag-asawa ang Jesus is Lord movement, kung saan ngayon tumatayo bilang executive director si Sister Dory ng kanilang samahan. Ang JIL ay may membro sa 44 na bansa sa buong mundo. Madaling araw nang marating namin ang compound ng Jesus is Lord Church sa Bukawi, Bulacan. Naabutan namin ang isang pagtitipon na tinatawag nilang dawn watching. Dalawang taon nang ginagawa ni na Sister Dory ito at ng kanyang mga supporters at followers ng Jesus is Lord. For the salvation of the Filipino people. Panginoon, bilang tagapagligtas, dito namin unang nausisa si Sister Dory. Makapangyarihan. Panginoong Hesus Kristo. Mabilis namin nahanap si Sister Dory dahil dito sa sulok na ito, parati siyang nakapwesto. Umaga kami dumating dito sa Bukawi, Bulacan at itong eksena ng amin na tagpuan. Taimtim na nagdarasal ang mga dawn watchers. Siyempre kasama si Sister Dory bago sumabak sa mga campaign sortie para sa kanilang leader na si Brother Eddie. Araw-araw ginagawa nila ang pagdarasal from 4 to 6 a.m. At pagkatapos ng ilang sandali, makakausap na nila rin si Sister Dory. Sa mga
bago matapos ang dawn watching, isang tinatawag na deklarasyon ang paulit-ulit na binigkas ng mga taga-suporta. Tapos ang dawn watching, agad kong nilapitan si sister. Welcome back sa akin dito. Napakasimple ng aming first lady. Walang arte sa katawan, ang 63 taong gulang na bulakihan niya. Pati nga sa paglalagay ng simpleng lipstick, ay pinilit pa ng isang taga-suporta. Sister, kanina nung dumating kami, napansin ko very emotional yung mga followers, pati kayo. Parang napapaluha din kayo kanina. Ano ba yung pinagdarasal ninyo? Kasi ang pinagdarasal namin all about the country. Mm. At kaya talagang damang-dama namin o ano yung nagaganap sa bansa. Likas na madasalin si Sister Dory. Ipinanganak sa isang sagrado katolikong pamilya. Mataray at relihiyoso kaya naman marami ang nabigla nang siya'y umibig at magpakasal sa isang atheist o taong hindi naniniwala sa Diyos. Sadyang makatao at makabayan na di umano itong si Brother Eddie, kahit noon pa man. Sa katunayan, ayon kay Sister Dory, ilang araw pa lang makalipas ang kanilang kasal, ay agad na raw itong sumabak sa protesta. Talagang araw-araw hanggang maghapon hanggang gabi, doon na siya maghapon. Talagang doon na siya kasama lagi ng mga manggagawa. Pagdating ng umaga, uuwi sa bahay namin. Kukunin yung pandesal, yung kape. Talagang... Noong time na nag-asawa kayo, aktivista pa rin siya noon? Yes, oo, aktivista pa rin. Hindi pa siya... Hindi pa nga naniniwala sa Jesus. Hindi pa siya na-arrest ni Lord. Sa kalagitnaan ng aming panayam, isang mabilis na surpresa ang dumaan para kamustahin si Sister Dory. Ngayon lang kami nakita nito. Tagal namin hindi nagkita. 3 months na yun. Ang Sibak Party List Representative na si Joel Villanueva, ang pangalawa sa apat na anak nila Brother Eddie at Sister Dory. TV5 na siya. Ngayon, inintriga nga yun, di ba, yung pagtakbo niya even before, di ba, sa Sibak, tapos mayor naman si John John, tapos si Brother Eddie gusto tumakbo bilang pangulo at that time. So, dynasty daw. No, hindi gano'n ang ibig sabihin ng dynasty. Kasi ang ibig sabihin ng dynasty, mula pa sa lolo ka, lololuhan mo, tapos tatay, anak lang yan. Kagustuhan man ng Diyos o kagustuhan ng mga tao sa kanilang paligid, patuloy ang pagtakbo ng mga Villanueva. Marami nagbago sa halos 4 dekadang pagsasama ni na Sister Dory at Brother Eddie. Ngayon, ang dating walang Diyos ay isa ng pinuno ng kanyang mga alagad. Kung dati sa kalsada isinisigaw ang pagbabago, ngayon binabalak na isigaw ito sa Malacanang, oras na manalong pangulo ng bansa. Siguro kasi wala naman tayong nadidinig na negative tungkol sa kanya. I would imagine na ilang taon na siguro silang nagsasama at alam na nila kung ano yung lugar na alam na nila yung kani-kanilang kalalagyan, ikanga. So, siguro yung kanilang magandang pagsasama in the past, magpapatuloy pa rin. Yun nga lang, magiging mas publiko. Heavenly Father, we praise and we thank you for this wonderful day and a new day that you have added unto our lives. God bless the Philippines. God bless Israel. God bless Bangon Pilipinas. God bless Sibak Party List. In Jesus' name, amen. Amen. Kailangan sa makasama niyo si Brother Eddie sa breakfast? Hindi. Kahit na hindi siya nangangampan niya? Hindi. Kasi hindi naman siya kumisan, nakakasama rin natin na nasa breakfast. Minsan hindi. Minsan-minsan lang. Saka ang breakfast niya, bulang lang. Makikita sa loob ng tahanan ng mga Villanueva ang mug collection ni Sister Dory. Ito ang nagre-represent ng iba't ibang mga bansa kung saan nagkaroon ng JIL Church. At ito yung nilagay ko, every time na mapupunta ako sa bansa na yon, ay bumibili ako ng mug. Pero